أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So mga anak ko, siguro medyo naninibago kayo kung bakit meron tayong special live coverage ngayong February 13. Ito po mga anak ay dahil lang sa kagustuhan natin at panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway itong paparating na malaking araw ng mga non-Muslim, which is tomorrow, February 14, naway ito ay maging dahilan itong live na ito sa Dear Kakasali para ma-save ang mga kabataan, mga kamusliman, lalong-lalo na yung mga estudyante, yung mga teenager, yung mga single dyan na kasalukuyan na sa haram relationship, and at the same time, yung mga nanay natin para maintindihan nila kung ano ba yung mga nangyayari ngayon sa mga kabataan. So, mga anak ko, fa wallahi al-azim, no, hindi ko alam ko na February 14 is Valentine's Day, but I was really shocked na napakadami nang nagchat-chat. Maybe they are expecting na last Wednesday, ang i-discuss natin is about Valentine's Day. So dahil hindi ko talaga iniisip yung Valentine's Day, ang diniscuss natin last week is about how to be a good parents. At yung iba't ibang klase ng mga nanay, no? At mga magulang, yun ang ating diniscuss last week. So anyway, may Allah bless yung mga akhawat na nagka-chat sa atin, na tinetext tayo para mag-discuss about haram relationship, ano ba ang Valentine's Day, wala ano ba ang pagmamahal sa Islam, di ba? So, para sa akin kasi, gasgas na ito na topic, pero na-realize ko na kailangan ko talaga magsaliksik, no? Nang kaalaman, ano nga ba, bakit pa'y Valentine's Day? Subhanallah. So, just imagine mga anak, ako mismo, na-shook ako sa mga binabasa ko. Kanina ko lang ito binabasa from Google kung ano nga ba ang Valentine's Day. So, syempre, pag-uusapan natin ano ba ang Valentine's Day, may Valentine's Day ba sa Islam, ano ba ang pagmamahal sa Islam, ano ba ang true love sa Islam, bawal ba akong magmahal? Katulad ng napakaraming katanungan, kakapaano ako mag-aasawa kung hindi ko makikilala yung lalaki na gusto kong maging asawa? Subhanallah. So, bakit napakahirap ng Islam, napaka-strict ng Islam? Wala naman kaming ginagawa, bakit hindi kami pinapahintulutan ng Islam na mag-practice o magkaroon ng courtship before marriage? So, ito po mga atakulayakan, inshallah, ang ating tatalakayin, lalong-lalo na po yung true love stories na pag-uusapan natin, na siguradong naniniwala ako na wala pa sa 10% ng mga kamusliman ang nakakaalam sa mga true love stories ng mga ng Islam. Subhanaka ya Rabbal Alamin. So anyway mga anak, bukas po ay Valentine's Day. Diba? Maraming mga kabataan sobrang excited. Diba? Ano ba to, yung iba dyan, nagsusuot pa ng pula. May Allah forgive me, no? Nung ako din ay jahil, natandaan ko. Siyempre, lumaki ako ng Manila. High school ako, may isang araw yata o may isang taon ng Valentine's Day na excited kami ng mga ng kaibigan ko, nagsuot pa kami ng red t-shirt. Subhanallah, with all this blah, blah, blah. Maraming excited na mga kabataan kasi bukas ay araw daw ng mga puso, sabi nila. At ito yung nakalakihan natin, nakagisnan natin. Right? Yung excitement every February 14. Because why? Because as a teenager, as a Muslim woman, we thought that it's okay to celebrate Valentine's Day. Diba? Kasi ito naman ay araw ng pagmamahalan, araw ng puso, araw ng pagbibigayan, araw ng friendship, and etc. etc. Pero at ako liyakan, nang habang binabasa ko yung history ng Valentine's Day, nasabi ko sa aking sarili na kailan pa naging kaaya-aya sa isang mananampalataya, no, sa isang babaeng Muslima, no, ikaw man ay single, ikaw man ay may asawa, na pwede mong i-justify sa akin, nakaka-educate na mag-celebrate kami ng Valentine's Day. After all, we all halal to each other. Anak, kung ikaw ay may asawa, kung gusto mong magtagumpay ang inyong pag-aasawa at magsama kayo habang buhay at magkita kayo sa paraiso,
kailangan mag-celebrate kayo ng love every day. Hindi lang sa sinasabi ng mga kafir na magiging momentum lang ang pagmamahalan niyo sa araw ng Valentine's Day. So, kung hindi ito ipinapahintulot ng Islam sa mga kabataan na may mga asawa, naku, ikaw pa kaya at ako liyak na walang asawa. Right? So, please, no? Huwag ka maging excited at ako liyakan. Dahil para sa mga kafir, itong sinasabi nila na Valentine's Day, ito po napakadami na nakalagay sa Google. Subhanallah, ito palang araw ng mga puso ay araw ng Zina Day. Araw ng Zina Day. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. May ang history, may silang po ito, mga 2 minutes lang. May isang pare, siya po ay Romano Katoliko. Tapos may isang pare, alam nating lahat na bawal sa kanila ang mag-asawa. Na-inlove siya sa isang bata na babae. At nang malaman ni Emperor Claudine na siya ay may relasyon sa babaeng ito, na automatically inaristo siya. Pinagsabihan siya nung una, ayaw niyang i-give up yung kanyang relationship sa batang ito. Inaristo siya, beaten, and at the same time executed. Pinugutan siya ng ulo. Dan dahil lang sa pakikipag-zina niya sa kanyang kasintahan. Right? At after, ito ay nangyari noong February 14, 269. Imagine mo, pinatay siya dahil kasalanan sa kanilang relihiyon. Ang zina na ginawa niya sa babaeng ito na kanyang kasintahan. And after 15th century, 1500s, right? Ito po ay ginawang, binansagan siyang Saint Valentine. Subhanallah. So mula sa mushrik, sa kanilang religion, naging santo siya ngayon. At ang nakakatakot, no, nire-recognize na ngayon, no, ng Catholic Church ang Valentine's Day, no, as of 1969. At ang pinaka-mashallah na hindi natin alam, mga takulyakan, may Allah forgive us, alam mo yung February 14, Valentine's Day, followed by February 15, na tinatawag ito ng Lupercalia, if I'm not mistaken, Lupercalia, no? Ito po ay pagans or Eid celebration ng mga Romano Katoliko sa Greece at sa Europe, kung saan they celebrate, no? Zina, lust, sexual desire, at ginagawa nilang pustahan ng mga kababaihan. So, nakakatindig ng balahibo na napakadami natin mga blind followers. Sabi ni Google, don't be a blind followers of Valentine's Day. Sabi ni Google, don't allow someone to manipulate you, my dearest atakulayakan, na paniwalaan mo na ang February 14 ay araw ng mga puso o araw ng pagmamahalan, etc., etc. Subhana kaya rabal alamin, may Allah forgive us. So ngayon mga takulayakan, no, puntahan natin, ano ba ang Islam? Kung ito ay puro haram at bawal lang chit-chat, bawal lang makipag-usap sa lalaki na nadadalawa lang kayo, bawal na kilalanin mo yung lalaking napupusuan mo at ikaw na lalaki, haram sa'yo na kausapin ng babae na napupusuan mo kahit na hindi mo pa napupusuan. The moment na dalawa lang kayo, hindi kayo pwede mag-usap. So kung ang Islam ay ganito, Islam is a religion of hatred and extremism? No, atakulakan. Islam is the perfect way, perfect religion. Yaw ma'akmal to lakum dina kum wa'atmam to alaykum ni'amati wa radito lakum islamadina. It is a perfect religion. And because it is perfect, then actually, pag pinag-usapan mo ang pangalan ng Allah, ang katuruan ng Allah, di ba? At ang mga sunan ng Propeta Muhammad SAW, it's all about love. It's all about love. In fact, hindi ka makakapasok ng paraiso if you don't love your sisters the way you love yourself. Hindi makukumpleto, no, layo umino ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbali nafsi. Hindi makukumpleto ang iman ng bawat isa sa atin hanggat hindi natin iniibig o minamahal ang ating kapatid na Muslim katulad ng mga bagay na minamahal mo sa iyong sarili. So, it is a religion of love, it is a religion of mercy, pero at atakulayakan, kailangan mong maintindihan na ang pagmamahal na ito ay nanggagaling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa pinaka most beautiful name ng Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Wadud, meaning the source of all love. Siya yung nagbibigay at atakulayakan ng pagmamahal na nararamdaman mo sa nanay mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa mag-asawa. Itong love na ito nanggagaling sa Al-Wadud.
ang Allah din ang source of all love, and at the same time, He is subhanahu wa ta'ala the most beloved. And He is the Lord of the love. Right? So kung gusto mo ng tunay na pagmamahal, wagas na pagmamahal, true love, real love, na kailangan mong kilalanin ng Islam. Dahil kung hindi mo ito isasagawa sa tamang pamamaraan ng Quran at ng Sunnah, ang makukuha mo at takulayakan ay hindi pagmamahal. Kung hindi kasawian. Kung hindi depression. Kung hindi kalungkutan. At pwedeng maging dahilan ito para magpakamatay ka. If you try and push yourself na hagilapin ang pagmamahal na ito nang hindi naaayon sa agama Islam. So bago natin pag-usapan at takulayakan kung ano ang pagmamahal, balikan muna natin ang ating mga kapatid na mga nanuslim, ano para sa kanila ang pagmamahal. Right? Para sa kanila at takulayakan, ang pagmamahal ay when two opposite sex attract each other, they like each other, and then they talk, and then after one date, how many dates? 10 dates, whatever. Gano man yan kahaba, isang buwan man yan, o isang araw, right? O isang linggo, o isang taon, automatically, the moment na ang babaeng non-Muslim, mahal niya itong lalaking ito, at itong lalaking non-Muslim, mahal niya ang babaeng ito, and then ang sasabihin niya, let's make love. Right? Kasi ang patunay na nagmamahalan tayo, ay ibibigay mo ang sarili mo sa akin. Right? Meaning, at ako liyakan, itong zina na ito, na ginawa nilang maganda sa paningin ng mga tao. Right? Hindi ito illegal, or premarital sex. Kasi pag premarital sex, medyo masakit sa dibdib, kahit na hindi ka Muslim. Diba? Ito ay ginawa nilang love making. Meaning, it's okay na mag premarital sex sila dahil after all, we love each other. So if you love each other, it's okay. Enjoy your lust, right? To the max. Mag-zina. Mag-unlimited zina. At kapag nagsawa na ang lalaki sa babae, ang sasabihin ng lalaki, I'm sorry. Hindi na kita mahal. Ayoko na sa'yo. Sawa na ako sa'yo. Wala na akong excitement sa'yo eh. Hindi na kita love. So, sino yung kawawa? Sa mga nagmusli pa lang ito at takulayakan. Sino yung kawawa? Babae. Kaya at takulayakan, alam nyo ba na every 1 minute, isa ang nagpapakamatay na babae sa, hindi ko alam kung saan, lupalop ng daigdig. Ito po ay research na ginawa ng mga non-Muslim. Only most of the reason is because of depression out of brokenhearted. So magpasalamat ka at takulayakan at hindi ka non-Muslim. Sabi ko nga, wana'udhu billah, kung hindi tayo non-Muslim, ilan na kaya ang lalaki na dumaan sa buhay mo? Right? So, para sa kanila, ang proof na nagmamahalan sila is kailangan nilang isagawa ang lust, ang desire, right? Until magsama sila sa isa't isa. Right, atakulayakan? So, mga atakulayakan, please, kung ikaw man ay kasalukuyan, na may iniibig. Kung ikaw man at akulayakan ay may kasalukuyan na may karelasyon at lagi mong sinasabi sa akin, kaka, I can't live without him. Kaka, hindi ko kaya. Siya yung mundo ko. Wow naman. Ang laki ng dunya. Ginawa mo siya lang. Mga atakulayakan, bakit ipinagbabawal ng Islam ang sinasabi mo na siya ang mundo ko? Bakit ipinagbabawal ng Islam ang sinasabi mo na hindi ako mabubuhay ng wala siya? Bakit ipinagbabawal ng Islam ang makipag-chit-chat ka sa isang lalaki na hindi mo naman mahram, hindi mo kaano-ano, hindi mo kilala? Bakit atakulayakan? Kasi alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang isang babae at ang isang lalaki, the moment atakulayakan na babae ka, automatically ang kahinaan mo na lalaki. At kung ikaw ay lalaki, ang kahinaan mo ay bababay. Hubush hawa tumina nisa. At ako liyakan, umaapaw. Umaapaw ang kahinaan ng kalalakihan pagdating sa mga kababaihan. At ako liyakan, the fitra of this life is Allah created men, for women, and women are created for men. Wakalaknakum azwaja, as in ang sunna para dumami ang anak ng Adam alayhi salam, ang buhay sa mundong ito. Wakalaknakum azwaja, Allah created us in pair. Diba? May partner ka talaga na darating. Inshallah may darating ka na partner. Pero bakit hindi ipinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng
courtship before marriage? Bakit hindi po pwedeng magsama kayo o mag-usap kayo araw-araw, gabi-gabi na hindi kayo mag-asawa? Kahit ito man ay hindi verbal, pwedeng ito ay online. Diba? Bakit hindi? Dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang isang babae ay napakahina emotionally. Alam mo yung isang nabasa ko at napanood ko na lecture sa TED Talk. Sabi niya, ang babae daw, physically weak ikumpara mo sa babae. Right? Spiritually weak ikumpara mo sa lalaki. Intellectually, mas magaling talaga yung mga kalalakihan. Right? Aminin na natin yan. Huwag natin makipagkompetensya. Maraming matalinong babae, pero pag naging katunggali mo ay lalaking matalino na kaklase mo, nako, pag siya ay focus, hindi mo talaga siya matatalo. As in, arindyalo kawa muna alanisa. Pero ang sabi nila, na ang babae ay very, very weak emotionally and relationship. Pag pinag-usapan ng relasyon, na sobrang napakahina ng mga kababaihan. At kaya kapag ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kailangan mong alamin ang wisdom. Huwag ka magagalit. Nakakainis itong wisdom na to, lahat lang bawal. Wala naman kami ginagawa masama. Immune lang naman kami. O sige pa, justify the evil deeds. Alam ng Allah, ang ka-chatmate ko ay mag-i-Islam. O talaga? At ako liyakan? Mga anak, ang ka-chatmate mo man ay engineer na walang iman o attorney na may iman? Ang ka-chatmate mo man ay happies na may iman o happies na walang iman? The moment na lalaki at babae, ang sinasabi ng science, bago natin pag-usapan ng Islam, para maintindihan nyo. Every time na ginagawa mo ang pakikipag-usap sa lalaki na hindi mo mahram, nagre-release ka ng happy hormones, dopamine. Nagiging masaya ka. Sa umpisa, nahiya ka, ayaw mo magbalik ng waalaikum salam, and then after 1 week, nawala na yung hiya mo, kasi nakakaramdam ka na ng happy hormones. Masaya ka na. So, wow, excited ako. Pagising ko sa umaga, yung text ni brother, right? So, ha, nakayarab al-alamin. Nakakaramdam ka na ng happiness, very, very transcendent happiness. At araw-araw daw na kinakausap mo ang lalaking ito na hindi mo mahram, naglalabas ka ng another hormones. Yung isa kanina, happy hormones. Ngayon naman, hormones na naglalabas ng lust. Sa Maranao, na para maintindihan ninyo na masamang salita ito, pero para maintindihan ninyo na pala. Diba? Sa Tagalog, naglalabas siya ng pagkababae, ng kalandian. Sorry for the word. Pero para maintindihan nyo at ako liyakan. Sa English, naglalabas ka ng lust. So ikaw na babae habang nakikipag-usap ka sa lalaki, kahit siya pa ay happies, kahit siya pa ay ustad, tabi ya, pasintabi lang po. Engineer man yan, o CPA, o estudyante na katulad mo, dahil ikaw ay nakikipag-usap sa kanya, na naglalabas ka ng hormone na progesterone, so nagkakaramdam ka ng pagkababae. So just imagine at takulayakan, kung gabi, umaga, hating gabi, nagtatahajud kayo para sa paglalampungan. Sorry for the word again, para maintindihan nyo lang. Right? So, nakakaramdam ka ng pagkababae. So, saan patungo yung nararamdaman mo? Nararamdaman mo yung pagkababae mo, umiinit ang katawan mo, kaya lumilipad na yung heart, lumilipad na yung smiley, at hindi mo rin alam, itong lalaking ito nakausap mo, hindi siya malaika, nakakaramdam din siya ng hormones na pagkalalaki, na progesterone, at testosterone. Ibig sabihin, kung ano yung exactly na nararamdaman ng lalaki sa kanyang asawa, lahat ng action ay nararamdaman ng lalaking ito. So ilan ang kasalanan mo sa Allah subhanahu wa ta'ala? Na si Ustad ay na-fit na dahil sa pakikipag-usap mo sa kanya. Paano mo maaamo niya para iso kung hindi ka patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na si Hafiz na may takot sa Allah, na naging mahina siya, nakalimutan niya ang kanyang iman ng dahil sa'yo na babae ka. Right? So kung ang mga hijabi ay nafifit na, ikaw pa kaya at ako liyak na espageti pataas pa baba? Yan pa kayang boyfriend mo na walang iman? Yan pa kayang boyfriend mo na walang alam sa Allah subhanahu wa ta'ala? At ako liyakan. Ito ay sinabi ng science. But we don't need science to explain. Because Islam already told us that every time a man and a woman discuss, talk each other by call o by chatmate o textmate man yan o anumang form ng pakikipag-usap, ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. The third party is shaitan. Siya takulayakan? The third party is shaitan. So takulayakan, anong gagawin ng shaitan sa'yo? Kung alam niya na babae ka na ang kahina mo na lalaki, ikaw na lalaki ka na may iman, anong gagawin sa'yo ng shaitan at takulayakan? Right? Kahit ang haba pa ng balbas mo, umitin pa yung ulo mo. Kahit na nakasob ka pa araw-araw. Saan ka ilalagay ng shaitan?
Alam niya na you have the desire. Alam niya na attractive ka. Alam niya na infatuated ka. So, yan ang gagamitin niyang gasolina para sumabog kayong dalawa. At magigising ka ng hubot-hubad. Nakahiga sa isang lalaki na hindi mo mahram. At ako, Leakan, alam ng shaitan. Kung ano ang kahinaan mo, shaitan master the human behavior. Shaitan knows your weakness and my weakness. Kung mismo yung may asawa na babae, kapag nakipag-usap sa lalaki na hindi niya mahram, di ba? Makakalimutan niya na may asawa siya, na pwede siyang mahulog sa isang zina. For wallahi adin mga takulayakan, sa dear kakasalin na hindi lang ilan ang nagsasabi, kaka, may asawang tao, babae, may asawa, nakikipagtalik sa ibang lalaki, only because of the social media. Only because of the social media. At takulayakan, mahirap ang mundo ngayon. Dahil kung wala ka talagang iman, kung wala ka talagang takot sa Allah, without the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, anong sinabi ni Zulaika, inna nafsa la amaratong bisu. Yang desire mo, na nirilis mo na dopamine, happy love, happy hormones, yang progesterone mo, as testosterone mo, na nagrilis ng pagkababae, na iyan at ako liyakan, yang hawa mo at ako liyakan, ang dahilan para mawala ka sa iyong pagkatao. At ako liyakan, so please, listen to Islam. Anak, ang kaya lang namin ay mag-remind sa inyo. Wala na kami magagawa kundi mag-remind. Paulit-ulit man sa iba't ibang pamamaraan para lang maintindihan ninyo kung bakit ipinagbabawal ng Islam ang haram relationship. Diba? Pero the choice is yours. The decision is yours at takulayakan. Even Allah loves you. The Al-Wadud protecting you because ikaw ay isang babae muslima na tumitibok ang la ilaha illallah sa iyong puso. Kahit ikaw pa ay spaghetti pataas pababa, alam ng Allah na ikaw ay muslima. Diba? Ikaw ay nagsasambayang sa Ramadan. Nag-aayuno ka sa Ramadan. Kapag sumasakit ang tiyan mo, naaalala mo ang Panginoon mo, alam ng Allah na ikaw ay Muslim. Allah is protecting you. Allah is dignifying you. Allah is giving you this honor. Pero, at gumawa siya na maraming batas para lang proteksyonan ka mula sa kahinaan ng iyong sarili. But the choice is yours at akulayakan. Hindi pwede bumaba ang malaikat. Right? Para lang proteksyonan ka. Kahit mismo yung magulang mo, ang kaya lang niya pangalanan ka. Pero kung paglabas mo, pakawala ka. Kung paglabas mo, wala kang pakialam sa magulang mo, wala na tayong magagawa dito. Wala na tayong magagawa dito. Kaya takulayakan, no? May Allah protect us all in all the children of this ummah. Babae man o lalaki, kasi hindi, wag mong sabihin na kasi lalaki ako, hindi ako mabubuntis, okay lang. No, at takulayakan, it's not okay. No, it's not okay. Right? Dahil, ito ay napakalaking kasalanan sa Allah. Right? Tigilan mo ito, takulayakan, napakadami ng lalaki. Na? Akala mo, ikaw lang ang pinagsabihan niya ng I love you, hindi mo alam, 28 pala kayo na pinagsabihan niya ng I love you. Lahat kayo pinangakuan niya. So, at ako, Leakan, maraming mga babae na nahuhulog sa haram relationship kahit na alam niya na haram, paulit-ulit ko itong sinasabi, una kapag kulang sa pansin sa loob ng bahay. Kaya nga sabi ko sa mga magulang, yung topic natin last week, please, huwag maging madamot sa magulang, sa pagmamahal. Show them that you love them. Lalo na yung mga magulang na favoritism. Lalo na yung mga magulang na hindi nila tinitrato ng tama ang kanilang mga anak. Itakila! Dahil ito ang dahilan kung bakit ang mga anak ninyo ay nahuhulog sa sina. Ito ang dahilan kung bakit ang mga anak nyo ay nawawalan ng iman dahil naghahanap sila ng atensyon sa labas. At kapag may isang lalaki na nagbigay sa kanila ng atensyon dahil post sila ng post. Diba? Para lang makuha nila ang atensyon ng social media. Dahil ngayon may platform na tayo at ako lakan. We have this platform to showcase whatever. Kung gusto mo ng atensyon, mag-blogger ka. Kung gusto mo ng kasikatan, mag-tiktok ka. Kung gusto mo ng may pumansin sa'yo, mag-post ka ng Facebook mo with all the images. Right? At kapag may isang lalaki na nag-chat sa iyo, at binigyan kanya ng pagpapahalaga, ipinaramdam niya sa'yo na mahalaga ka, I love you babes, kumusta ka na, kumain ka na ba, ikaw lang ang naaalala ko, diba, napanaginipan kita, early in the morning siya yung unang mababasa mo na message, bago ka matulog siya yung huling kausap mo, at ako lakan, ano mangyayari sa'yo? That man will conquer your heart. At kapag ang lalaking yan, ang siya lang ang nagmamayari ng puso mo, dahil kulang ka sa pansin sa bahay mo, lalo na kung wala kang iman, lalo na kung ang magulang mo hindi kanya pinag-aral sa madrasa, pupwede rin nag-aral ka na madrasa, pero dahil ang iman mo ay mahina at ikaw ay nanggaling sa isang pamilya na kulang sa pansin,
at ako layakan makakalimutan mo ang iyong kahihiyan sa tuwing nakikipag-usap ka, nawawala ang iyong haya. At kapag nawala ang iyong haya, ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'in lang Allahumma salli ala Muhammad, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha lam tastahi fasna mashat. The moment na mawala yung hiya mo, at ako lang, no one will prevent you from doing whatever you desire. At ang nawawala, at ako lang, kapag nakikipag-usap ka sa lalaking iyan, araw-araw ay ninanakaw ng lalaking iyan ang iyong hiya. At kapag nawala ang iyong hiya, nawawala ang iyong iman. At kapag nawala ang iyong iman, mawawala ang iyong takot sa Allah. Makakalimutan mo ang mga magulang mo. Makakalimutan mo ang iyong dangal. Bakit? Dahil maniniwala ka sa mga pangako niya na pakakasalan ka niya. Makakalimutan mo na ang babaeng Muslima hindi pinapangakuan pinapakasalan. Right? Makakalimutan mo na ang totoong lalaki na mahal ka niya, na may takot sa Allah, o sadman yan, o hapis. When he sees you in the public, he pretend that he doesn't care. Why? Because alam niya na mapifit na siya. Dahil inaalagaan niya ang kanyang takot sa Allah, at aalagaan niya ang iman mo dahil alam niya na ikaw ay may takot sa Allah. He will pretend that he doesn't care. But during his sujood, he is asking you from Allah. Pero kung ang lalaking yan at ako layakal, di ba? Araw-araw kanya pinapaligaya at pinapangakuan kanya at binibigyan kanya ng mga messages na nagsishibiring ang puso mo, nagkakaroon ka ng pakiramdam na butterfly in your stomach, right? Kinikilig ka, nagiging advanced mag-isip ka, to the point na ang sabi niya, kung talagang mahal mo ako, patunayan mo, at ako liyakan, he doesn't love you. Hindi kanya mahal. Kasi kung talagang mahal kanya, irerespeto kanya. Kung talagang gusto kanyang maging nanay ng mga mga anak niya, igagalang kanya. He will dignify you and will keep you your honor. Ayaw niyang sabihin sa nanay niya na ang pakakasalan ko ay nabuntis ko. Dahil alam niya na mawawala ang galang ng iyong future mother-in-law, ng iyong in-laws kung ikaw ay nabuntis na bago ka ikasal. Kung may nangyari sa inyo. At ako layakan, please, please wake up your mind. Kung talagang mahal ka niya, he will not drag you to naraka jahannam. Hindi kanya ilalagay sa naraka jahannam. Hindi kanya iimbitahan sa zina. Kaya atakulayakan, isipin mo ang Islam. Napaka-advance mag-isip ng Islam. Alam ng Allah kung ano ang araw mo ngayon at kung ano ang kinabukasan mo. Kaya sinabi ng Allah, even your future, bago pa dumating ang zina, na ang sabi ng Allah, wala taqrabu zina. Innahu innahu fahishatan wa sa'a sabila. Wag kayong lumapit sa zina. Imagine mo yan, kahit ang paglapit sa zina, nabawal. Bakit bawal? Kailan ba nagzina si brother at saka si sister? Hindi ba dahil sa pag-chat-chat? Paano ba niya nabundis sa babaeng ito? Hindi ba dahil sa araw-araw na paglapit nila sa zina? Right? May babae ba na sinaulo na biglang hihiga? Nakita niya yung crush niya? Ay, crush kita. Sige, higa na tayo. Walang ganon. Kahit yung Christian, hindi niya gagawin yon. Right? Ikaw pa kaya na may takot sa Allah? Ikaw pa kaya na Muslim? Ikaw pa kaya na Maranao, Maguindanao, Tausog na may takot sa Allah? Wala, takrabo zina. Mismo at ako layakan ang paglapit sa zina, automatically binlak na ng Islam. Innahu, bakit? Kasi innahu fahishatan, ang lahat ng way, path to zina, road to zina, lahat ng pamamaraan papunta sa zina, bago ka dumating sa zina, dito pa lang sa umpisa, binlak na ng Allah, dahil ang path na ito, right? Dahil ang zina ay fahisha. Fahisha means, root word, isa sa meaning niya is, root word niya is wahish, meaning, ang wahish at akulakan is wild animal. So kapag nakikipag-usap ka sa lalaki na hindi mo mahram at inabot ka ng isang buwan, nagtahajud kayo, hindi para magsala kung hindi naglampungan kayo sa hating gabi, na nagiging animal ka at akulakan, nagiging wild animal ka, nawawala yung pagkatao mo. Yung haya, iman, takot na nilikha ng Allah dito sa puso mo, na nawawala at nagiging animal ang isang tao. Right? Katulad ng aso. Kapag gusto niya ng sex, kahit sa gitna ng daan, kahit na sipain mo o suntukin mo, hindi sila maghiwalay. Ganun at ako liya ka na mangyari sa babae. Alam niya na haram, pero hindi, mahal ko siya eh. Kaka, hindi baka mawala siya. Yan at ako liya ka. Fa'akhishatan. Wild animal. You will turn into wild animal. Na yung desire mo, ang dahilan din para magpakamatay ka bukas. Wasa as sabila, an evil path. Path, evil. Lahat ng para papunta doon ay evil. Kaya mula sa
kaya nga sabi ko, wagadod namin absarihin na, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan ibaba yung paningin ng babae at lalaki, dahil lahat ng nagzina ay nagumpisa sa tingin. Lahat ng nagzina ay nagumpisa sa scrolling. Lahat ng nagzina ay nagumpisa sa pag-hackers doon sa mga ano ba to? Facebook, Instagram ng kanilang mga crush. At ako lang, lahat ito ay nagumpisa sa hi and hello, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Naging magkaibigan si brother and sister. Nagkaibigan after 1 month. Nag-propose si brother without the consent of your parents. Naging magnanakaw si sister at naging magnanakaw si brother. Imagine mo, engaged na sila, hindi alam na nanay at tatay nila. Right? At dahil engaged na sila, at nag-usap na sila na ikakasal sila ng 2020, nagzina na sila. Mayroon pang isa, worse than worst. Kaka, magkatao ba kami kapag ikinasal kami? O talaga? So alam mo na ngayon na kayo ang magkapalaran. Ngayon, mas magaling ka pa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya alam yung al-qadr, ikaw alam mo na ngayon na kapalaran mo ang boyfriend mo dahil nangako siya sa iyo. At ako layakan. Kahit na siya pa ay may iman. Alam mo na ang qadr ang Allah ang nagmamay-ari. Anong mangyayari sa iyo kapag hindi kayo nagkatuluyan? At kung sakasakali na magkakatuluyan kayo, do you think na pahahalagahan ka ng lalaking ito? Kung wala siyang pakialam sa Allah, siya may pakialam sa iyo? Kung hindi siya natatakot sa Allah, siya sa iyo magkakaroon ng takot? No, at ako layakan. No, a real man is the one who really fear Allah subhanahu wa ta'ala, both in public and private. Right? So, kung sino man ang kausap mo, may iman man yan o wala, may kaalaman yan sa Islam o ignorant, itakila at ako layakan. Break him before he destroy you. Dahil tatlong klase ang pagmamahal. Apat ng klase ang pagmamahal. At ito, dito tayo mag-i-ending. Itong pinaka-paborito kong love story. Una at ako layakan ang natural love. Ito at ako layakan yung love na nararamdaman ng mag-ina. Diba? The moment na makita ka ng nanay mo, naglihi siya ng 4 months, yung iba 9 months, walang makain, nangayayat, nang ipanganak ka, kamatayan niya, ang buhay niya ang kapalit, pero nang makita ka niya, subhanak kaya, rabbal alamin, talaga namang miyasuti-suti sa Allah, nag-release yung Allah ng oxytocin, hormonal love, at tanungin mo ang lahat ng nanay, wala na silang nararamdaman na lihi ng kapanganakan dahil doon sa power of love na oxytocin. Natural love. Pangalawang love ay love for the sake of Allah. Dalawang sister, nagmahalan for the sake of Allah, nagsama sila, nag-meet for the sake of Allah, nag-depart for the sake of Allah. Kapag magkasama sila, it's all about Allah, no haram na pinag-uusapan, nagbabackbiting. Dalawang mag-best friend, loving each other for the sake of Allah. That second kind of love. Ang pangatlong pagmamahal is hubbul fasad. A love, a toxic love that destroy your future. A love that destroy your iman. A love that takes away your haya. A love that makes you animal. That is hubul fasad. At ang pang-apat na klase ng pagmamahal at akulayakan is ito yung sinasabi na halal love na tinatawag na true love. At ang love na ito at akulayakan ay ibibigay lang ng Allah subhanahu wa ta'ala after nikah. Remember, yung pinag-usapan natin kanina, Allah is al-Wadud, He is the Lord of Love. Lahat ng nararamdaman natin na pagmamahal, right, ay galing sa Allah, sa al-Wadud. Right? At ibibigay niya ay yung isang pang-apat na klase ng pagmamahal sa mag-asawa pagkatapos ikasal. Okay, kaka, bakit may mag-asawa nag-iwalay? Anak, ang ibibigay niya is seed of love, a very fertile love na nakabalot sa mercy. Right? Sabi ng Allah, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجَ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Right? Sabi ng Allah, isa sa aming mga miracle, sign, power. Dalawang babae at lalaki, hindi sila nag-chat kailanman, hindi sila nagkita kailanman, unang araw ng kasal, doon lang sila nagkita, at dahil wala silang ginawang haram, ito man ay parental, ito man ay dahil sa neretoke ng pinsan, ng may pinsan, whatever, magkaibigan, sila ay ikinasal. Allah will pour the seed of fertile love, right? Pero ito at ako layakan ay aalagaan ng mag-asawa. Kaya kung may naghihiwalay ay dahil hindi nila diniligan ang pagmamahal na ito. Kaya at ako layakan, napansin nyo,
bago natin pag-usapan itong very beautiful love story na alam ko na mai-inlove kayo at ma-amaze kayo. Wala kayong masasabi kundi ito pala ang love sa Islam. Right? Ito pala ang sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ako lay, ang love na ito ay kailangan alagaan ng mag-asawa. Kaya ang Islam at Takulayakan ang ipinapahintulot niya na magiging asawa mo ay kaya walang courtship, pero nagbigay siya, no, mabilis lang to, nagbigay siya ng mga criteria kung sino yung lalaking pakakasalan mo. Kakaasin kahit hindi ko siya na-meet, kahit na gusto lang to na magulang ko, o di kaya nilatokin ng tita ko, ng kaibigan ko, yes, tingnan mo lang itong criteria. Una, of course, kahit na sino, gusto mo ng pogi, medyo mali ha. Right? Next, yung kanyang nasab, yung kanyang lineage. Right? Sa mga maranaw na masyado silang particular sa lineage. Pangatlo is yung libaliha. May mag-aasawa pala sa'yo ng mayaman. Bakit gusto mo ng mahirap pa sa daga? Pero ang binigyan ng emphasis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na dalawa. Sabi niya, kahit hindi masyadong pogi, kahit hindi masyadong hindi sultanate ang kanyang lineage, kahit hindi siya multimillionaire, right? O hindi siya engineer, o hindi siya alim, ang importante makita mo sa kanilang dalawa. Ano ito? Lidiniha. Kumbaga sa babae na yung kanyang reliyon. Wa khuluqahu. At ang kanyang pag-uugali. Okay, kaka, paano ko malalaman yung kanyang din? Enough na ba na siya ay happy? Nagtapos ng Malaysia, ng Africa? Right? Ano pa kaya kung nagtapos ng Madina, ng Egypt? Kaka, enough na ba to? Yeah, alhamdulillah. Pero ang sabi ng isang narinig ko na lecture, kaalaman kasi ang pinag-uusapan dyan, pag ganyan eh, diploma yan eh, di ba? Although, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inamayakshallahu min ibadi al-ulama, ang pinaka tunay na matatakotin sa Allah, yung tunay na pinaka magaling sa kanyang iman, sa kanyang takwa, sa kanyang relationship sa Allah, hindi natin mapapantayan kailanman ang ating mga ulama, rahimahullah ajma'in. Pero anong sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, lidinihi. So, yung kanyang din. So, ano ito? Yung isang narinig ko na lecture, sabi niya, maraming pamamaraan para malaman mo na ang tao ay may iman. Pero sabi niya, mayroong isang test na hindi lahat ng lalaki na may iman ay makikita mo. At ito ay ang fajr. Kapag ang lalaki ay nagfa-fajr, automatically siya ay mabuting tao. Siya ay tunay na may takot sa Allah. Kasi ang mga munafik na hirap silang magsambayang ng fajr, jamaan sa masjid. Napakalaki ng reward ng fajr. Kaya ito at Takulayakan ang pinakamalaking reward. Right? Dinaig pa niya yung pagtatahajud kapag nagsambayang ang isang lalaki sa masjid ng jamaan. So, bakit at Takulayakan? Kasi gabi, masarap ang tulog, walang nakakakita. So, yung mga munafik, mahihina na mga Muslim, hindi yan magsasambayang sa masjid. So, tanungin mo yung kaibigan niya. Kumusta yung kaibigan mo? Hindi mo siya kakausapin. Brother, naging sabayan ka pa ng badger? Wow naman. Oh naman, habibi. Eh, hindi yon. Kausapin mo yung pinakamalapit niyang kaibigan. Kumusta yung kaibigan mo? Saan siya nagsasamayang ng fajr? Yan, at ako lang. Isang sign yan. Pag yan nakuha mo, I do believe na naniniwala ko dun sa nanay ko na leksyon na everything will follow. Pangalawa, kaka, paano yung sa kulok? Eh, hindi ko nga siya makilala eh, kaya nga nakikipag-chat ako sa kanya para makilala ko siya. Anak, lahat ng nakikita mo sa social media, lahat ng pakikipag-usap sa social media, ang nagsabi, hindi ako, yung mga psychologist, 90% is all fake. So, hindi mo makikilala ang lalaking niyan sa pakikipag, sweetie-sweetie mo sa kanya. Kahit mismo yung mag-asawa, first 2 months, hindi mo makikilala ang asawa mo. Kasi honeymoon period yan, napakabait niyan. Ikaw din, napakabait mo, nahiya ka. Diba? Kailan mo siya makikilala pag nagkaroon ka na ng isang anak. Medyo makikita mo na yung isang sungay niya. Pangalawang anak, dalawang sungay. Pangatlong sungay, pangsampung anak. Anak, hindi mo siya makikilala hanggat hindi kayo nagsama sa iisang bubong. Hanggat hindi ka niya napapangasawa at napangasawa ka niya, hindi mo siya makikilala. So, ano ang titingnan mo? Natingnan mo yung mga kaibigan niya. Ah, gangster to, wala siyang iman. Ah, tingnan mo yung kanyang profile picture, puro whatever. Ah, wala siyang iman. At higit sa lahat, tingnan mo yung kanyang communication, relationship sa kanyang nanay at mga kapatid na babae. Kapag sinabi niya na, alam mo, sa totoo lang, sobrang mahal ko yung nanay ko. Hindi ko alam ang buhay ko kung paano ako mabubuhay kapag nawala si ina, kapag nawala si mami. Ay, i-grab mo yan at Takulayakan kasi mabuting anak yan. Ibig sabihin, kung siya ay mabuting anak, magiging mabuti siyang asawa at tatay na magiging anak mo. Doon mo titingnan. Hindi ka makikipag, chit-chat, at magkakaroon ng mga sweetie-sweetie something-something.
Right, atakulakan? So now ay ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga haram na relationship, sa zina, sa excitement na mararamdaman na tomorrow is a Valentine's Day. Fawallahi ladhim. It's all blind followers and it's all manipulating. Manipulation from the West, no? Na sinasabi nila ang pagmamahal ay ipapakita, no? Sa iyong boyfriend, sa iyong girlfriend, sa araw ng mga puso, February 14, na'udhu billah. At ako liyakan, let's go for the real love. Ito, malapit na tayo matapos. And magkano tayo ng story dahil ano ba to? Yun ang patunay, di ba? At ang perfect at ako liyakan na love story ay sa mga sahaba, sa mga tabiin at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero iisa lang, inshallah, ang ibibigay ko na storya. Una, takulayan bago natin pag-usapan 'to. Sasabihin mo na true love kung una mayaman yung babae, mahirap ang lalaki, o di kaya mahirap ang babae, mayaman ang lalaki, pero walang sumbatan. 'Di ba? Sa Maranao natigilan na uba ka pa na rin kubang sa kapumili ka something something. Alam mo ba yung di bali nang mas mahirap ka sa daga, pinakamayaman ako, walang sumbatan. Acceptance, that is love, right? Pangalawa, age doesn't matter. Alam mo at ako liyakan yung matanda, mas matanda ng 10 taon, 15 years or 20 years yung lalaki, yung babae bata, it's okay. Age doesn't matter. O di kaya ang babae no, mas ito mas nakakaloka, di ba? Ang pag-uusapan natin mas matanda ang babae. Mas nakakaloka kung ang babae ay matanda. Pagkita ninyo is 10 years old, 15, 20, tapos ikaw bata pa. Right? At nagsama kayo sa lupang ito na ibabaw ng perfect, yun ang sabihin mo na true love. Right? Sa ugali, yung tanggapin kanya sa pagkukulang mo at tuturuan kanya para magbagong buhay. Diba? Sa iman, diba? Hindi ka aasa sa kanya sa kanyang iman. Eh, hindi rin siya aasa ng iman sa'yo. Lahat kayo ay may iman. Right? Dahil sabi ko nga, mismo ang Hajar, hindi umasa sa kanyang iman, sa Ibrahim. Sino ka para sabihin mo na mag-aasawa ko ng hapis kasi siya magkapalakas sa iman ko? No, at ako liyakan. Kanya-kanya tayo dito. Diba? Kailangan may iman ka, may iman din ng lalaki. May respeto. Diba? Despite na malayo ang inyong pagitan ng pamumuhay, engineer siya, ikaw ay normal lang na walang natapos, hindi niya ipaparamdam sa'yo na TNG ka kasi, attorney ako, alim ako, sumunod ka sa akin. Respeto at akulayakan. Yan ang sabihin mo na tunay na pagmamahal kapag naging mag-asawa na sila nang wala silang nararamdaman na panunumbat. At kung may pagkukulang man, habag ang ibibigay. Kung kailangan ng asawa mo ng tulong, suporta ang ibibigay. Advice, iiwanan ng lahat, hindi siya iiwanan ng asawa niya. At akulayakan itong pagmamahal mahalan na ito, ito ang pagmamahalan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ang Khadija. Just imagine at ako liyakan. Oo, totoo. Ang Khadija ang nag-invite. Kasi lagi niya itong narinig, pero ayaw kong iba yung, so pwede pala. No, it's not. I-clear natin. Ang Khadija, nang makita niya yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakasama kasi sa kanya mga business, anong tawag dito? A partner is yung Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang capitalist is yung Khadija. Yung Khadija ang pinakamayaman na babae sa mga Quraysh. In short, the wealthiest, the richest, beautiful women, sikat na sikat, nirerespeto. 'Di ba? At nakita niya na lahat ng kanya mga business partner na niloloko nila yung Khadija, maliban sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa siya naging prophet at that time. He is only 25 years old. So sabi ng kanyang slave, "Yeah, Khadija, iba si Muhammad," sabi niya. Dahil mula Makka, dala-dala niya yung paninda mo, pagdating ng Damascus o Syria, lahat ng kikitain ang pinag-usapan, ibibigay niya sa'yo. Pero pagdating niya ng, pag uuwi siya sa Makka, mamimili siya ng paninda na ibebenta sa Makka kung ano ang kinita, ganun din ang inyong hatian. So yung lahat ng negosyante ni Khadija, business partner niya, na hindi sila ganun. Doon lang sa Makka, pero pag uuwi, from Syria na wala. So, nang makita ng Khadija na araw-araw na nagkakaroon ng trading caravan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, buo ang ibinibigay niya sa Khadija na na-amaze ang Khadija. At before this, na napakadami ng marriage proposal ng Khadija. Napakadami ng kanyang marriage proposal. At lahat niya ito dinidecline. Kasi galing na siya sa may asawa. Alam mo, hindi lang siya 40 years old. May asawa siya. Una, namatay. Una, nagkahiwalay sila. Pangalawa, namatay. Right? So imagine mo, dalawang lalaki ang naging asawa ng Khadija bago niya mapangasawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So just imagine kung gaano ka-interesting ang love story ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang ating nanay
ang Khalija bint Khuwailid radiyallahu an. Right? So nung makita niya na amazing ang characteristics ng Rasulullah sallam, al-amin, the trustworthy, so sinabi niya sa kanyang kaibigan na Nafisa, Nafisa, bakit hindi mo kausapin si Muhammad? Baka gusto niya mag-asawa. Siyempre, magkaibigan. Ah, so, ano, okay lang siya sa'yo? Aba, mahirap kaya yan. Wala siyang magulang. Orphan. And siya, it doesn't matter. Hindi ko naman kailangan ng kayamanan. Ang kailangan ko ay isang lalaki na magiging partner ko sa kayamanan. At alam ko na kung siya ay isang napakabuting tao, inshallah, hindi pa siya Muslim, naniniwala ko na magiging masaya kong asawa kapag siya ang naging asawa ko. So, bakit pa hindi? Pero anong sinabi ng Nafisa? Sinabi ba niya na, alam mo, gusto ka ng Khalija? Of course, hindi. Right? Ang sabi ng Nafisa, yung Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, bakit hindi ka mag-asawa? Sabi niya, alam mo naman, mahirap lang ako, etc. Para maintindihan nyo lang. Right? So, to make it short, sabi ng Nafisa, tutulungan kita. Sabi niya, talaga? Sino ba yan? Mabuti bang babae yan? Ay, nako, mashallah. Sure na sure, magugustuhan mga babaeng ito. At nang sabi ng Khadija, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay, hindi ko kaya, wala akong mahar. Kumbaga, langit at lupa ang aming pagitan. Hindi ko kaya. Right? Wala akong pangmahal sa kanya. Ang sabi ng Nafisa, tutulungan kita. So, agree? So, nag-agree sila. So, pumunta yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa siya propeta. 25 years old, naging prophet ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at the age of 40. Pumunta siya sa kanyang uncle na ama-amahan na si Abu Talib. Sinabi niya yung kanyang pakay na gusto ko talaga yung Khadija. Kaya lang, wala akong pera. Ano masasabi mo niya, uncle? Sabi ng Abu Talib, perfect marriage. Dahil ang Khadija ang pinaka, hindi lang pinakamayaman, talagang kilala siyang pinaka-modest, dignified, honorable women. So, akong bahala. So, kinausap ng Abu Talib ang lahat ng mga kapatid, uncle, ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam nyo ba, atakulayakan, na 25 camel, kung hindi ako nagkakamali, yung narinig ko, or nabasa ko na libro, or lecture about the wedding day, is 25 camel. So, imagine mo, atakulayakan, kaya hindi haram sa Islam ang magmahal ng malaki, as long as kaya, kasi ang 25 na camel ay katumbas ng 25 na sasakyan sa panahon ngayon. Bakit nag-provide yung kanya mga uncle? Kasi marami siyang uncle na mayayaman, di ba? Kasi gustong-gusto nila ang Khadija. So anyhow, nagsama sila. At ang nagkaroon sila ng anim na anak, dalawang lalaki at apat na babae. Sa kanilang pagkasama, namatay ang dalawang anak na lalaki. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam mismo, yung naglibing sa kanya, namatay din ang kanyang dalawang anak na babae, si Ummu Kalsum at si Ruqayya. At medyo nagtagal ang Zainab and then ang Fatima. Pero ang talagang nagtagal ay ang Fatima dahil ang Zainab, kalaunan namatay rin siya. So anyway, atakulayakan, ito na tayo. Ba't ko sinabi na perfect love story? Paano mo mapapatunayan? Di ba alam natin na ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakadami. Hindi ko alam kung 10 or 11. So whatever it is, basta madami ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero anong alam natin? Lalo na yung mga lalaki dyan na ang narinig mo lang na sunna ito, karapatan ko itong mag-asawa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Hindi ko sinasabi na hindi sunnah ang pag-aasawa ng polygamy. Right? Masda, wasula, sabaruba. Mafi, mushkila. Walang problema dyan. Pero alam mo ba, atakulayakan, alam mo ba, mami? Alam mo ba, anak ko na lalaki? Alam mo ba, kapatid, kung nakikinig ka dito? Oh, brother! Ang unang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sobrang pagmamahal niya sa Khadija, never siyang nag-asawa ng pangalawang babae o pangatlong babae o pangatlong babae sa panambuhay ng Propeta ng Khadija radhiyallahu anha. Iisa lang po ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buong buhay ng Khadija. Never siya nag-asawa. In fact, naalala ko lang noong maging prophet ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yung Abul Walid na second cousin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtipon-tipon ng lahat ng mga Quraysh, ginawang ambassador ang Abul Walid sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ano yung offer sa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sabi nila, "Ya Rasulullah, marami yun. Anyway, ang pag-uusapan lang natin babae. Ya Rasulullah, gagawin ka naming king, gagawin ka naming pinakamayaman at bibigyan ka namin ng 10 pinakamagandang babae sa Quraysh, mga anak namin, na pinakamagandang babae na dalaga na virgin." Kasi alam nila na ang Khadija ay may edad na nang sila ay mag-asawa. "In giving you into marriage, iwanan mo lang ang Islam. Iwanan mo lang ang prophethood mo." So, kung ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, just imagine 25 years old. Di ba yung desire noon, mapusok pa? Hindi anghel ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Come on. Siya po ay tao. So, isipin mo kung hindi niya mahal ang Khadija, pwede niyang itake itong 10 babae, di ba? Pero never. Never niyang ginawa. Pero hindi yan ang patunay at takulayakan.
pagkatapos namatay ang Khadija. Alam mo ba na almost 3 years or almost 4 years never nag-asawa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ala, yung iba diyan. Oh, pasintabi lang po sa mga lalaki diyan ha, yung mga daddy diyan ha. Bo, hindi pa namatay ang asawa niya, naghahanap na ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ano pa kaya kung namatay na? Nakahiga pa lang, naghahanap na doon sa mga nakaupo kung sino yung pakakasalan niya. Tabi-tabi, pasintabi lang po. Right? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, as in anong tawag at ako liyakan? Ala, anong tawag sa taon kung saan namatay ang Khadija? Ito ay tinawag na the year of sorrow. I love this story. Bakit tinawag na year of sorrow? The Amul Huzn. Bakit? Isipin mo, 13 years, pinapatay, sinasaktan, tinutusok, whatever ang ginagawa sa mga sahaba, lalo na sa mga slave. Alam ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na napakasakit ito sa kanya na makita niya yung mga sahaba na ganito yung nangyari sa kanila. Pero bakit tinawag ng history of Islam na the year of sorrow ang kamatayan ng Khadija? Dahil ang pinakamamahal niya na tao sa balat ng lupa after Allah subhanahu wa ta'ala ay walang iba kung hindi ang Khadija bint Khuwailid. Anak, age doesn't matter. Ang totoong pagmamahal ay hindi pinag-uusapan ang edad. Hindi pinag-uusapan kung siya ba ay divorciada. Hindi pinag-uusapan kung siya ba ay widow. Hindi pinag-uusapan kung dapat magkaedad kayo. Yung mga bata ngayon na sobrang crook-minded, na kailangan kaedad ko, my God, at ako liyakan, it's not, that's not love. Hindi mo pwedeng ibase ang pagmamahal sa ganyang edad. No, at ako liyakan, real love, kapag nagkita ang isang mabuting Muslim at isang mabuting lalaki, na tunay na may takot sa Allah, fawallahi al-azim, the love came from al-wadud after the nikah. Kapag dalawa silang nagdilig nito at akulayakan, ito ay mamumunga ng napakarami. Hindi perfect ang buhay nila, pero sila ay magmamahalan at magkakaroon ng napakamatagumpay na pamumuhay. Kung may problema man kayo na mag-asawa, sa inyong kasal, sa inyong pag-aasawa, alam mo na ang problema is yung mga puso ninyo. May problema ang inyong mga iman. Hindi ang Islam ang may problema. Ikaw ang may problema at akulayakan. Hindi ang Islam. At isang araw, mga takulayakan, sabi ng Aisha. Alam niyo yung Aisha, para malaman niyo gaano katagal itong pagmamahal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Khadija. Nung buhay lang ba siya? Nung after 3 years, sabi ng Umar radiyallahu anhu, bago natin pag-usapan ng Aisha, sabi ng Umar ng mga sahaba ng Abu Bakar, ya Rasulullah, mag-asawa ka na, kasi yung mga anak mo walang tagapag-alaga. Right? Kawawa yung mga anak mo, kailangan nila ng nanay. Ayaw mag-asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi 3 years hindi maka-move on ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga perfect word for move on. Hindi siya maka-move on. At nag-asawa siya at akulayakan. Just imagine na si Sauda ben Jamah. Radiyallahu an. Ilan ang edad ng Sauda? 60 years old. Just imagine. Can you imagine at akulayakan? Kung ikaw ay isang lalaki na nag-asawa ng 40 years old at alam mo na hindi siya bata, right? At namatay na siya at 3 taon kang hindi nag-asawa o 4 taon kang hindi nag-asawa, bakit ka mag-asawa ng 60 years old? Nag-asawa lang siya ng 60 years old dahil walang personal. Ang puso niya hindi pa nag-move on sa Khadija. Nag-asawa lang siya dahil ang kailangan niya ay mag-aalaga sa mga anak niya. Kailan niya pinakasal ng Aisha? At ako lang, Aisha is hindi siya yung second na asawa. Right? So anong sinabi ng Aisha? Ako ay selosa. Bakit? Kasi napakabata ng Aisha. Namatay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang edad ng Aisha, our beloved mother, radiyallahu anhu, ay 18 years old. So, ibig sabihin, nagsama sila ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung 11 man yan, o 12 o 13, bata, mapusok, selosa. So, napakaselosa ng, lahat ng asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talagang selosa. Right? Kaya yung may mga duwaya dyan, normal lang yan ang magselos ka. Nagselos kayo mga nanay natin, radiyallahu anhu majmain, ikaw pa kaya. Pero ang Aisha, sabi niya, bakit lagi yan sa Aisha sinasabi kasi siya yung muhadisin. Right? So sabi niya, naging selos ako palagi sa mga asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pero never kong naramdaman ang jealous na nararamdaman ko sa Khadija. Samantalang hindi ko naman nakita ang Khadija. Pero bakit hindi ko maubos isipin? Diba? Na mahal ako ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pero hindi, may babae nagmamayari ng puso niya eh. At ang mahirap dito, wala akong laban, namatay na. Wow, this is true love. Ito at ako liyak ng real love. Gusto mo ng asawa na katulad ng ganito? Na ito, tapusin mo ang istoryang ito. Sabi ng Aisha,
nakikita ko yung Rasul sallallahu alaihi wasallam na lahat ng gagawin niya, priority palagi yung mga kaibigan ng Khadija. Diba? Magkakatay ng kamelyo, ng sheep, ng whatever, ng goat. Yung pinakamagandang portion, makikita ko, ito ibibigay sa mga kaibigan ng Khadija, ng mga matatanda. So alam ko, pag yan, mga edad nila 70-80, ito kaibigan to ng Khadija. So, isang araw, nag-explode ang jealousy ng Aisha radiyallahu anha. At ang sabi niya, ano ba ang mayroon sa babaeng yan? Kumbaga sa panahon ngayon, para maintindihan ninyo, ano ba ang mayroon sa pulang sa babaeng yan na may pulang bibig? Pulang bibig. No, hindi ko alam yung Arabic niya, baka magkamali ako. Basta importante, gumamit siya ng ahmar. Meaning, sa mga Arabs, pag gumamit ka ng pulang bibig, ibig sabihin, di ba, pag 60 years old ka na, like, ibig sabihin, yung ito, nawawala na yung ipin mo, di ba, bumabagsak ito, di ba? So, yun ang tawag doon ay pulang bibig. So, alam ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang tinutukoy ng Aisha radiyallahu an ay ang Khadija radiyallahu anha, at ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam mo sabi ng Aisha, never kong nakita ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na nagagalit. Diba? At kung sakaling magagalit siya, hindi sa amin ang mga asawa niya. Never, never. Siya ay napaka-perfect na husband. Magagalit lang niya siya sa din. And in terms of din. Pero this time, nakita ko ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na talagang nagagalit siya. At ang sabi niya, Ya Aisha, Ya Aisha, fawallahi al-azim, kailanman ay hindi pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Khadija sa akin. Diba? Anong sabi niya? Kailan mapapalitan ng Khadija? Ang Khadija, sabi niya ganon, noong araw na walang naniniwala sa akin, zero Muslim, wala pang Muslim at ako lakin, hindi pa nag-Muslim ang Khadija. Noong araw na walang naniniwala sa akin na ako ay prophet, siya lang ang nag-iisang babae na naniniwala sa akin. This is love. Kasi kung talagang mahal mo ang asawa mo, may tiwala ka sa kanya. Siya lang ang naniniwala sa akin, kaya ang Khadija ang first Muslim on earth. First Muslim on the prophethood of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Right? At ang sabi niya, lahat ng kayamanan niya, isinuporta niya sa akin. At siya ang aking advisor. Siya ang aking supporters. Siya ang nandyan. Sabi niya ganun, wala pa kayo, nandyan na siya. Lahat ibinigay niya sa akin. At sa kanya lang ako nagkaanak. At ang sabi ng Aisha, she is such and such and such. At pinuri-puri niya ang Khadija, at pinuri-puri niya ang Khadija. Hanggat hindi niya nakita na hiyang-hiya ako. Gusto kong ibalik yung sinabi ko. Diba? Hiyang-hiya ako sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. At nahiya ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nakaramdam ako ng hiya sa Khadija kung bakit ko nasabi yun out of jealousy. Na hindi tumingin ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagpuri niya sa Khadija. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. At ang sabi ng Aisha, for almost 1 month, every day, Rasul sallallahu alaihi wasallam is reminding me, Aisha, Khadija is such and such. Khadija is such and such. She is like this and she is like that. Right? So sabi ng Aisha, surrender na ako. Surrender na ako kasi wala na akong magagawa. Na-realize ko na alam ko na ako ang pinakamamahal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pero ganun talaga ang buhay, walang perfect, hindi ito paraiso. Ibibigay ko na sa Khadija ang trono. Siya lang talaga yung una. Ang importante, mahal ako ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, isang araw nagkaroon ng confident. Ito, akala mo nagtapos na. Nagkaroon ng confident ang Aisha radiyallahu anha na magtanong, kasi naramdaman na niya na talagang umaapaw ang pagmamahal ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanya. So nagkaroon siya ng guts na magtanong. Sabi niya, Ya Rasulullah, kung sakasakali, sabi niya ganun, na mayroon kang yung kamelyo mo, sabi niya ganun, ay kailangan mong itali. Diba? At ang dalawa, ang kahoy lang na available ay dalawa. So itong isang kahoy, may dalawang kamel na nakatali. Tapos itong isang kahoy, walang nakatali. Saan mo itatali ang kamelyo mo? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kamelyo ko, Aisha, ay itatali ko doon sa dalawang kamelyo na nakatali sa kahoy. Anong ibig sabihin nun? Ya Rasulullah, kung sakali nabigyan ka ng pagkakataon ng Allah, di ba, na ibalik ang buhay, sino ang una mong pakakasalan? Ako o ang Khadija? Kasi dalawang kamelyo, meaning may dalawang unang asawa ang Khadija radiyallahu anha. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya pa rin, doon ko pa rin itatali ang aking kamelyo. Meaning, Aisha, tama na. Mahal na mahal kita, pero huwag ka na makipagkompetensya sa Khadija. Right? At subhanallah, mga takulayakan, kaya gustong-gusto ko itong love story ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ng Khadija, ay dahil sa
alam mo yung alam natin na yung prophethood, no, may ending at ako layakan ng love story na ito. Alam mo yung prophethood ng Rasul Salim Salam is 23 years, right? So 23 years naging prophet ang Rasul Salim Salam. 40 plus 23, so meaning 73. Tama ba ako? 63. No, 63. Ang edad ng Rasul Salim Salam nang siya mamamatay na, right? So ang Khadija ay 40. So dagdagan mo ng 23 years na prophethood ng Rasul Salim Salam. Dagdagan mo. So ano mangyayari? 40 plus 23 is 60. 60 plus, wait lang. 40 plus 23 meaning, 40 plus 15 plus 63. Plus 23. Kasi 15 ang pagkita nila ng prophethood sa Islam. Meaning, ang mga kaibigan ng Khadija na nabubuhay sa oras na ito, ang edad nila ay nasa 75 to 70, 80. Something like that. Kasi kaedad ng Khadija. Anong sabi ng Aisha radiyallahu anha? Alam mo sa Fathul Makkah? Right? Gaano, bakit ang Khadija, alam mo ba ang Khadija kasama sa Fathul Makkah? Paano siya sumama sa Fathul Makkah? Isang matalang matagal na siyang namatay. So, ang Fathul Makkah, takulayakan, iso ito yung taon na mga less than 1 year or 1 year mamamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakuha niya ang Makkah. Meaning, nasira nila yung mga idols, bumalik na sila sa Makkah at naging Muslim na ang mga taga-Makkans maliban lang sa hindi pa nag-Muslim na very, very few. So, ibig sabihin, ang tawag dito is Fathul Makkah, the conquest of Makkah. Meaning, at takulayakan, this is the ultimate triumph. This is the ultimate victory of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, meaning you are accomplishing the mission. Natapos mo na, ya Rasulullah, yung mission mo. Dahil ang Kaaba, ang bahay ng Allah SWT, yung Baitullah al-Haram, naalis mo na yung mga idols, right? So meaning, natapos mo na yung mission mo, so pwede ka na mamatay. So ito ay napakalaking araw sa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam at napakalaking araw sa mga sahaba radiyallahu anhum. Right? At isipin mo yung 10,000 na pumasok ng Makkah. Walang gera na nangyari, right? Isipin mo yung 10,000 na mga sahaba na hinahanap nila ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nawawala ang Rasulullah. Hindi makita ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, right? So everyone are excited, happy, nakabalik sila sa kanilang homeland, naibalik nila ang Islam sa Baitullah al-Haram. Tapos, wait lang, nasaan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nasaan ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At ang sabi ng Aisha, hindi makita ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilang oras na ang lumipas, nawawala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, nasaan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nakita ng mga sahaba ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakausap niya ang grupo ng mga matatanda. Promise, ako pag ito pinag-usapan, naiiyak talaga ako. Kasi ito talaga yung true love. Grupo ng matatanda na mga babae ang kausap ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kausap niya mula ng hinahanap ng mga sahaba at nang makita ng Aisha yung mga matatanda, naisip niya na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hindi niya nakakalimutan ng Khadija. Alam niya na from the beginning of his prophethood, the first day of his prophethood, only Khadija supported her. Only Khadija believe on her. Siya lang yung nagbigay ng lakas ng loob sa Rasul sallallahu alaihi wasallam aside from Allah, after Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So, para sa kanya, hindi po pwedeng hindi kasama ang Khadija sa victory na ito. Kasama ko siya for 13 years. Kasama ko siya. So, hindi po pwedeng hindi ko siya makasama sa araw ng Fathul Makkah. So, mga takulayakan, this is true love. Right? Ito yung tunay na pagmamahal at takulayakan. Hindi yung Valentine's Day, hindi yung Grand Zina Day, hindi yung araw ng lust and sexual desire, hindi yung itinuturo ng mga kafir na wala kang value kapag wala kang boyfriend, wala kang kwenta kapag walang nagmamahal sa'yo na lalaki, na kailangan makilala mo yung lalaking ito bago kayo ikasal. Hindi totoo at takulayakan na kailangan mo ng pre-love making. Para lang patunayan mo na may value ka, na may halaga ka.
lalo na doon sa mga bata na sobrang napakababa ng kanilang self-esteem, napakababa ng kanilang self-confidence, parang wala silang worth dahil lumaki sila sa mga magulang na walang ibinigay na maayos na pagmamahal o attention o appreciation, di ba? Hindi sila tinrato ng tama, mga atakulayakan, lalo na yung mga bata na zero Islam, may Allah guided you to Islam, atakulayakan, may Allah keep you firm to this deen, may Allah makes your heart proud of this religion, dahil atakulayakan, ano man ang ipinagbabawal ng Islam, ito ay para sa kapakanan mo. Mahal na mahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niya na babae ka, at alam niya na ang pinakamahalaga sa iyo is ang pagkababae mo, at alam niya na yan ang nanakawin ng mga lalaki na nakikipag chat sa Facebook, yan ang nanakawin ng mga lalaki na mga magnanakaw sa Facebook, yan ang nanakawin ng mga lalaki na naghahanap ng babae sa Facebook. So atakulayakan, kaya umpisa pa lang ginawa ng haram ng Allah, ipinagbawal na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pakikipag-usap, dahil alam niya na ang tunay na lalaki ay na may takot sa Allah, ang tunay na Muslim na lalaki na gusto niya ng settlement o relationship, na gagawin niya ito sa halal na pamamaraan. Alam niya na pakakasalan ka, hindi ka i-date, dedeledyo sa tatay mo at ikakasal kayo. Magsasabi siya ng pakakasalan ko yung anak mo. Yun, alam nyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga atakulayakan, itakila, huwag maging pasaway, di ba? Yung mga akhawat dyan na dina-justify nila na kasi si brother ay may iman, si brother ay nakathob, si brother ay ganito, atakulayakan, itakila, no? Huwag na maging pasaway, huwag mong kunin ang mga bagay na ibibigay sa'yo ng Allah sa halal na pamamaraan. Right? Dahil kapag ito ay ginawa mo, baka maging barsisa ka. Baka mahulog ka sa zina. At ilan, at ako layakan, naku, ayoko na magsabi ng mga nag-message sa nagkakasali. Pag pinag-uusapan talaga is hijabi ni Kabi Girl, hindi ko kaya kasi naaawa ako sa kanila at nahihiya ako sa Allah subhanahu wa ta'ala na pinag-uusapan yung mga ganito. So at ako layakan, uulitin ko lang, no, kung kailangan mo magtawba, magtawba ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, don't destroy yourself with your own hand, huwag mong hayaan itong last na nararamdaman mo, nasirain niya ang pagkatao mo, ang pagkababae mo, at ang iman mo, right? Protect yourself at atakulayakan. No one will protect you except you. And don't expect anyone to love you if you don't know how to love yourself. Don't expect anyone to respect you if you don't know how to respect yourself. So kung may nangyari man na zina, wag mawala ng pag-asa, magtawba lang at atakulayakan. Inallaha gafurur rahim. Kul ya ibadi alladhi asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Inallaha gafurur rahim. Oo, kinamumuhian ng Allah ang zinor, ang nagzizina, ang kasalanan, at ikaw na makasalanan, kinamumuhian ng Allah. Pero minamahal ng Allah ang mga nagkasala na nagtatawba sa kanya. So never give up at atakulayakan. At ang gagawin mo, never entertain any non-mahram man, i-block mo na sila, magpalit ka ng accounts, di ba? Kung saan, babae lang talaga yung kausap mo dito, napakadami ng mga akhawat na nangyari sa kanila itong ginawa nila ito, at talaga naman binyayaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang napakabuting asawa after leaving the haram relationship, right? And patiently wait at takulayakan, no? Hintayin mo, inshallah may nakalaan sa'yo, hintayin mo, huwag mo siyang hanapin, right? Huwag ka maniwala sa mga promises ni brother. Kasi lahat ng promise ay mapapako. Every promises are meant to be broken except the promise of Allah. Bakit mapapako yung pangako ni brother? Kasi wala siyang commitment sa'yo. Ni isang papel, wala kayong commitment. Hindi kanya asawa. Kaya pwede kanyang takbuhan pag nakuha niya ang gusto niya sa'yo. So, maging wise ka, maging matalino kang tao. Huwag mong ipamimigay ang pagkatao mo sa isang lalaki na wala kang pinanghahawakan sa kanya. Right? Uulitin ko lang at atakulayakan, no? Kapag ito ay iniwanan mo, no, the most beloved man in your life, iniwanan mo siya because you want to value yourself. Alam mo na yung halaga mo sa Islam. Adunya umataon, wakhir umataon, ha, almaratun saliha. You are the most precious thing. Sobrang pinapahalagahan ka ng agama Islam, kaya bawal kang ligawan, bawal kang i-chit-chat. Dapat pakasalan ka kasi ikaw ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito. When you break the man that you love for the sake of Allah, I am telling you at takulayakan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillahi aw wadalahu khairan min. Sino man tao ang iwanan niya ang isang bagay na mahal niya, gustong-gusto niya para sa Allah, iiwanan niya kasi yung design niya ay haram. Hindi ito ipinapahintulot ng Allah. Iniwanan niya para sa Allah, aw wadalahu khairan min. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapalit ng mas maganda, mas masha Allah, mas amazing. Right? So atakulayakan,
minsan, sabi mo, bakit siya nag-asawa? Bakit niya ako iniwanan? Bakit niya ako niloko? Because you don't deserve that man. Right? So, kailang alam ng Allah na hindi mo siya iwanan, kaya siya na lang ang pinalayas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Right? So, atakulayakan, patiently wait for your qadar. And inshallah, atakulayakan, ang tunay na pagmamahal through love start after nikah. Right? At kung yan ay ibibigay sa'yo ng Allah na ikasal ka sa halal na pamamaraan, dilikan nyo itong mag-asawa, siguraduhin mo lang na ang mag-aasawa sa'yo, kahit hindi masyadong pogi, kahit hindi alim, kahit hindi engineer, o di kaya, the best kong engineer, the best kong attorney, the best kong CPA, the best kong hafiz, ang importante nasa kanya yung totoong din at totoong hulok, dahil iyan at akulayakan ang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, no? At ang pag-uugali ang magdidilim sa seed of love na gift ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong mananampalataya. So, to end with, at akulayakan, ulitin ko lang, ang Allah ang nagmamayari ng pagmamahal, huwag mong hanapin ito sa haram na pamamalaan, dahil ang makukuha mo ay toxic love. Right? Destroyer, hobul fasad. Kunin mo ito sa halal na pamamaraan, dahil nang sa ganon ay lagyan ng baraka ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pamumuhay mo at ang future na husband mo at ipagmamalaki ka ng mga anak mo, dahil ikaw ay isang babaeng bilangataw, isang babaeng modest chest women at takulayakan. At ito po ay makukuha mo lang sa isang lalaki na magbibigay sa iyo ng commitment, sa isang lalaki na pakakasalan ka, sa isang lalaki na hindi marunong mag-chat, aakit sa iyong bahay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. The last but not the least, para dun sa mga akhawat na naghahanap ng pagmamahal, while waiting for that person, buksan mo ang puso mo sa alwadun, kilalanin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga magagandang pangalan, kilalanin mo ang tawhid, ano ba ang Allah, sino ba ang Allah, ano ang kanyang mga beautiful attributes and characteristics, because you will never love a deity or anyone or anything na hindi mo kilala. So you need to seek knowledge at akulayakan, kahit na 1 hour lang in a week, buksan mo ang puso mo sa agama Islam, at buksan mo ang iman mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, buhayin mo ang iman mo, malapit na ang Ramadan, perfect moment ito, sa mga nagbabalik loob, mahalin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah dito po ako mag-i-end, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag minahal daw natin ng Allah, no, iniwanan natin ng mga haram, at ang Allah ang ating minahal, Allah will love you, and if Allah will love you, sasabihin daw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Jibril, if Allah loves a person, He will call Jibril alayhi salam, saying, Allah love so and so. Mahal ng Allah si Fulan, mahal ng Allah si Muhammad, mahal ng Allah si Ayesha, mahal ng Allah si Johanna, dahil siya ay naging mabuting tao. And sabi ng Allah sa Jibril, O Jibril, love him. Mahalin mo ang babaeng ito, mamahalin mo ang lalaking ito, dahil siya ay tunay na may takot sa akin. And then Jibril would love that person, right? And then Jibril will make us go down to the lower heaven, and he will announce that love to the inhabitants of the heaven. Ibig sabihin, sasabihin niya, he will proclaim the love of Allah to the angels. At ang sasabihin niya, oh angels, no, ilang billion na angels ito, ilang trillion na angel. Oh angels, the inhabitants of the heaven, Allah love so and so, and I love him, therefore you should love him. Right? And then sabi ng hadith na ito, and then also sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, all the inhabitants of heaven would love that person, and then he is granted the pleasure of the people on the earth. Meaning, at akulayakan, kapag binuksan natin ang ating mga puso sa Allah subhanahu wa ta'ala, kinilala natin ang Islam, inalam natin ang mga halal, ang mga haram, bakit niya ito'y pinagbawal, at ginabanan natin ang lahat-lahat. Hindi ka lang naghijab, hindi ka lang nagsala. Iniwasan mo yung mga haram na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine if Allah will love you. And imagine if Jibril will love you. Imagine if your name, di ba, hindi ka kilala sa Facebook. Walang lalaki na nakakakilala sa'yo, pero ang pangalan mo ay pinag-uusapan sa taas ng paraiso. Right? Pinag-uusapan ang pangalan mo. At ako liyakan, in return, people will love you. So meaning, at ako liyakan, kung huwag kang maghanap ng pagmamahal sa mga tao, kasi they were going to enslave you. Right? Huwag kang umasa ng pagmamahal sa ibang tao. Don't be a beggar of love. Right? Be a giver of love sa pamamagitan ng mamahalin mo muna ang relasyon mo, ang Panginoon mo, kikilalanin mo ang source of all love, the most beloved, Al-Wadud Allah subhanahu wa ta'ala, so that in return, if you make Allah as the king of your heart, inshallah, soon, on perfect time, Allah, the king of your heart,
will send your Prince Charming on perfect time. So mga takulayakan, wag na tayong ma-excite sa Valentine's Day. Wag mo nang iasa ang kaligayahan mo sa mga lalaki niya na hindi mo asawa. Focus on Allah. Know your religion so that you will be a practicing Muslim and everything will be fine, inshallah. Kung may nasabi po akong maganda, it's all from Allah subhanahu wa ta'ala. At kung may nasabi akong hindi maganda, ito lahat ay galing sa akin. At patawarin ako ng Allah. Patawarin ng Allah ang aking mga magulang. Patawarin tayo ng Allah lahat sa ating mga pagkukulang. May Allah make our heart firm and steadfast in this deen. Allahumma ja'alna min alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Allahumma ja'alna min alladhina taqaw alladhina yunfikuna fi sarra'i wa dharra'i wal kadhimina al-ghayd wal 'afina 'anil nas. Allahumma nas'aluka hubbuk wa hubbu man yuhib wal 'amalu yuballighuna hubbuk. Allahumma amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga anak, please, ngayon lang ako magsasabi, i-share ninyo ang leksyon na ito sa mga kaklase nyo, sa mga kaibigan nyo, baka sakaling maging dahilan ito para makipag-break na sila into haram relationship at maging dahilan ang pag-share ninyo para matapos na ang haram na nangyayari sa mga kabataan ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.